Magandang araw po, pamilya. Kumusta po kayong lahat? Aba, may vlog ulit ako. Pinagsisikapan ko po. Bago ko po ipapatuloy, nais ko munang i-introduce sa inyo ang aking special guest today. Dahil kasama ang aking shadow, ang aming baby girl. Pero ito po ang pinaka-importanting tao sa aking buhay. At mahal na mahal ko. Please welcome my very own farmer. Kiko! Ang kalahati ng kiwi. Hello. Hi, sweetheart. Thank you. Okay. Thank you for doing ready this. Na, ready na kami. Dahil ang magandang topic ngayon ay... Siyempre, tanim. Tanim. Kasi kwento natin paano ko naisip itong vlog na ito. Paano natin naisip? Oh, kasi, bago bumagyo, diba? Bago pa bumagyo, umuwi ako minsan at sabi ko sa iyo na masyado nang mataas ang presyo ng gulay, lalo na ng kamatis, ang palaya, talong. Napakataas, times 7, times 6. Dati nga nung tumaas ang sibuyas, gusto ko gawing hikaw eh. Oo nga. So, 750 isang kilo. Nandito po kami sa balcony, sa terasa po ng aming condo. So, mataas po yung floor namin, pero nakagawa po kami ng kahit paano maliit na food garden. So we have herbs, we also have tomatoes, we have celery, yes. We have calamansi. Calamansi, ito, chives, rosemary, chives. Meron pa kaming sabila yung maganda sabila. Sa buhok. Oo. Tapos ito yung calamansi. Basil, may basil. Oo, tapos may tanglad. May tanglad. Sarap, ina-iced tea ko yan. Bukod sa pinangluluto sa manok at so, in other words, sabi ko po, bakit ganun? Bakit gumawa tayo ng vlog? Sabi ko, para makatulong tayo dun sa mga, siguro naiisip nyo na ng ilang beses, pero hindi nyo pa nagagawa or hindi nyo alam gawin. So, ito po yung mga simpleng, mga pwede nyong itanim sa bahay, sa bakuran nyo po, na... Para hindi na tayo lagi namimili ng mga basic at mga essential na mga gulay natin pag naluluto tayo mga Pilipino. I really like to have a food source in my backyard. So no matter how small your spaces are, it's very possible. You can be living in an apartment, a tiny house, or a mansion. It doesn't matter. You can always have that patch of land in your garden na puno ng mga, kumbaga, kitchen garden. So doon na lang kayo kukuha. You can always harvest from your garden just before cooking, so they're guaranteed chemical free. Yes. And they're guaranteed organic, and they're guaranteed, you know, totally healthy for you and your family. Halimbawa, talbos ng kamote. Yan, talagang sasaksak mo lang sa lupa. Bilis? Diba? How can they do that at home, yung talbos? Ito, galing sa palengke to, ilalagay lang itong roots sa tubig. Diba, after 2-3 days, lalabas yung kanyang tangkay, maglalabas na ng roots, tutubo na. Ganun din ang kangkong, upland kangkong. Tapos pwede mo nang ilipat sa paso. Sa paso na may soil. Oo, okay. Paso na mayroong garden soil. Ayun na. Eh ito, pinaka masustansyang gulay. Okay. Ito, mas maraming calcium kaysa sa gatas. Mas maraming vitamin C kaysa sa orange. Mas may iron. So, ito, ibig sabihin, immunity booster. Of course, pwede itong gawing tsaa. Lagyan ng konting honey, pakuluan. Siyempre, yung pinakuluan mo, talbos ng kamote. Katanggalin mo lang yung dahon. Oo, sasalain mo, tapos tsaa. Lagyan ng konting honey, pag inom mo, and very, very healthy. And bottom line, immunity booster. And you grow it if you grow it at home, nakakatuwa, 'di ba? So, hindi sisipunin, 'di ba? O iwas sipon. Immunity yung iwas, resistance diba? Natin. Iwas ubo, iwas lagnat, iwas gastos. Correct. O, 'di ba? Preventive. I need to ask you kasi katulad ko, marami rin sigurong hindi nakakalam. Anong pinakamagandang gamitan ng garden soil? Eh nabibili naman 'yan sa mga oo, kasi baka meron tayong mga nanonood na mga wala sila talaga namin. Magandang lupa na pantanim. Merong mga yung mga garden stores. Saan naman meron? Marami yan. Sa Tagaytay meron, sa Kalawan meron. Marami naman din dito sa bandang Metro Manila. Sa bandang White Plains meron 'yan eh, Blue Ridge. Siguro
QC Memorial meron, ayun po. Tsaka sa ano, sa farmer's market. So, mahanapin ninyo. May plant section. Ang hanapin po ninyo, sasabihin nyo lang garden soil. Garden actually, soil. Pag in-explain siguro nila sa nagtitinda, experts yung, na yun for yung mga sure. Nagtitinda, alam nila. Alam nila. So, sabihin nyo lang po siguro anong kailangan kong itanim. Oo. Aside from garden sabihin mo, soil. Sabihin nyo, gusto kong maging plantito o plantita. O yan, tuturo. Gusto ko magpatubo ng gulay yun, sa aking ano, backyard ko, sa terrace ko. At doon, sa bakuran ko. At doon, mer kahit hindi na kailangan from the seeds. Ibig sabihin, may seedling na. Seedling na. So, minsan bibigay, naka-soil na. Tapos, ilipat lang. Ganito lang pong, iniisip ko, isang gastusan lang, bibili kayo ng ano ba materialis natin, may paso. Paso. Yung mismong seedling o garden pwede soil. Rin ng garden soil. Soil minsan, medium. Kailangan pa ba mag-fertilizer? Di naman. Mas mabuti. Tatanong pero, natin. Pero tanong lang natin, ano yung pinaka-basic? Kasi syempre, gusto ko magtipid din sila. Eh, basic diba? Na fertilizer, vermicast. Vermicast. Kailangan din sa ganito yon. Well, sa veggies. Lahat naman ng ano pwedeng pa yung pinaghugasan ng ano, pinaghugasan ng bigas bago isaing. Yan. Pwede mong pandilig sa ano may ano na yon, may nutrients na yon. Yung ano, naririnig ko noon yung eggshells. Eggshells pang calcium. Oo. Oh. So yung how would we do it? Yung pong shell ng itlog. Ito. Kunyari naglaga kayo ng itlog. Ayan. Ay meron pala tayo. Ayan. Yung pong pinakatakip ng itlog, yung shell niya. I-crush nyo lang, dudurugin, ilalagay nyo. Tapos iyahalo sa... Anong dahilan? Calcium. It adds to the health of the soil yes, and the plant. Yes, pampalangkas nung pagdagdag ng mineral, siyempre, mm-hmm. dun sa lupa, oh, tapos kukunin ang tanim. Mm-hmm. Kaya namin naisipan tong episode na to. I hope you find it not just informative, but also fun. Because sa akin, mm-hmm. so much I want... It's nice to be doing something na alam mong makakatulong hindi lang sa'yo, makakapuno ng iyong tiyan, pagutom ka, kundi yung makakabigay sustansya sa mga mahal mo sa buhay. Tsaka ano rin, very fulfilling, yung kakaibang... Magsasakay itong kakaibang pakiramdam yung pinaghirapan mo, tapos tapos ikaw eh, aanihin mo na. Ibang klase yung ina... Uh-huh. No, what I also appreciated when we first had the farm, when we first got the farm, was that the kids, finally, yung mga anak po namin, nakikita kung saan nang gagaling ang pagkain nila. So, nag-harvest din po sila, nag-aani, nakikitulong. Sinadya po namin ni Kiko yon para alam nila na ganito pala dinadaanan ng farmers, ganito pala nang gagaling yung gulay namin. So, mas ina-appreciate pag hinahain, di ba? Ngayon, before we go to the food plants, ito po, I wanted medicinal to share herb, this with you. Medicinal yes. plant. Alam niyo po, ito binigay nung aking direktor sa aming bagong teleserye, ang Saving Grace sa akin. Dahil tumuas po ang blood sugar ko isang beses. I just wanted to share with you, this plant is called serpentina. I suppose you can go to garden stores and also ask them kung meron po silang serpentina available or saan makakabili. Or baka i-search natin online, di ba? Serpentina. Binigay po ni Direk FM Reyes to sa akin kasi po sabi niya na concerned siya nung tumaas yung blood sugar ko. Now, we don't know of any scientific, scientific evidence. Pero alam niyo naman sa Pilipinas, parang malunggay. Now, we know that moringa leaves are very nutritious. Pero nung panahon pa ng mga lola natin, talagang we knew kahit na wala tayong binabasang, di ba, yung scientific report about it. It's the same with this. Ito po, itatanim ninyo, sabi po nakakatulong sa pagbaba ng blood sugar or nakaka-prevent ng pagtaas, nakakababa po ng cholesterol. Naku po, yung mga katulad nating teenager, yan na. Dati kung saan ang boyfriend mo, ngayon kung saan ang blood sugar mo. Diabetes. Cancer. Pang-control daw sa diabetes. Yeah, because of blood sugar. And then, sabi nila, it helps to prevent cancer. So, bakit hindi? Ngayon, ganito po ang pag-consume nito. Sabi po ni Direk, kuha lang po ng ilang dahon, tapos po, kung pwedeng pakuluan, paano gagawin natin siya? So, sabi ko, Direk, pwede pong lagyan ng honey or sweetener. Pwede, pero pagka daw po ininom ninyo, mas mapait pa daw kesa sa ampalaya. Mm-hmm. So, gagawin lang natin dyan. Di pa pag ganyan, ayoko. Parang gamot, di ba, minsan? Ginaganyan ko lang. Bitter. Tapos, wag lang yung na mapapasok kayo. Okay. Pero, so, serpentina. Yeah. Pero syempre, sa lahat ng bagay, tungkol sa kondisyon, medical condition,
Always consult your doctor. Yes. Now we go to the main event. We're here to present to you how to make a little kitchen garden of Filipino veggies. Some traditional of them. Veggies. Okay, we can start. Magpapakita po kami kung paano natin pwedeng umpisahan ang ating home garden, ang ating source ng mga gulay sa ating sariling bakuran. Okay. Okay, ako po ay mag-a-assist lang sa aking hubby. Yan. Hubby. So, anong gagawin natin ngayon? Ikaw, sweetheart. Ito, this is talong, di ba? Talong. Mamaya ito. Dalawa ang, ano dito, no? Ang, paano umpisahan? Okay. Ang proseso. Dalawa ang proseso sa pagtatanim ng traditional na vegetable. Ha? Pinoy. Pinoy. So, ang gagawin natin, ang unang phase, yung seed sowing. Okay, hold on a minute. Okay. So these are seeds of tomatoes. Okay. Stable tomato to. Yan. Yung okay. Medyo taba-changing, not cherry. Yung ganito, ito ang table. Yan. Okay. Yung panggisa natin. Ito yung 220 a kilo ngayon. So we have tomato. Tanim na lang tayo para hindi tayo kagastos. Okay. Ito ay talong. It's blue. Oo, talong. Meron tayong... Just siguro to distinguish what plant, no? That's why they call it. Yeah. Okay. Ito ang okra. Ayan. At meron tayong siling pangsinigang. Yun. Well, okay. Explain, sweetheart. Anong dapat meron na tayo pag magtatanim tayo? Ito ba importante? Ito. Or pwedeng kahit maliit lang na plastic na whatever? Yung, di ba yung lalagyan na ng itlog, pwede rin yun. Pwede diba? Yun. Imbis na bibili kayo ng ganito, diba? Yung lalagyan ng itlog pag isang dosena. Very good. Yun. Recycle. Save diba? The earth. So ito ang vermicast. Okay? Tapos ito ang soil medium. Okay. Soil medium is the same as garden soil? No. No, no. Soil medium is carbonized rice husk. So again, dalawa ang phase. Yung una, seed sowing. Actual na mga buto ilalagay dun sa tray. Yun ito, yung seed sowing. Pagka nilagay mo 'yon, isang buwan, 30 days para lakihin mo yung seedling. Hold on. Dinidiligan? Yes, dalawang kailangan beses sa araw. Hindi siya full sun pagka seedling siya. Okay. After seed sowing, 30 days siya dito. Hold on. Vermicast plus this mix. 50-50. Okay, lalagay dito. Tapos lalagay mo yung ano, tapos tatagpan mo. Konti lang, huwag masyadong manalig. Ilang bilang ko ng seeds yan? Two. Two per hole. Tingnan nyo, ang liit-liit nito. Dalawa lang nito. Yes. Dalawang maliit na butil ilalagay sa isang ganito kasama ng itong prepared na vermicast and the soil medium. Soil medium. 50-50 yan. So, kalahati niya kalahati nito. Tapos, ito, dalawang piraso lang ng butil na yan. Dalawang butil. Per hole. Per hole, ipapasok sa nilagay muna tapos tatakpan ulit. Oh, pero hindi masyado malalim. Tatakpan ng bahagya. Kasi, pag masyado mong binaon, mahihirapan siyang umusbong. So, ito, parang if this is the pagka container, 3/4. Dito lang, sa bandang. Parang ilalim lang ng ibabaw. Oo. Ah, okay. Okay. So, we will do this 50-50. Mm-hmm. So, ito, yung soil medium. Okay. Sa, diba, dalawa, tatlo. Ang tatay mo. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okay. 1, 2, 3. Tapos, ito ang vermicast. Ito, yan. Isa. Dalawa. 1:1 ang lumalabas dyan. Tatlo. Yan. Tapos, haluin natin. At, ayun na. Pwede po nang ilagay dito. Can you give me an example of how much in one ganyan? 3/4. So, four bago tips. Ipasok. Ganito lang siya, no? Ipapasok. Ayan, ganyan lang, simple. Ganyan lang. Isang ganyan. Ito, pero ano yun? Mamlalim pa. Okay. Pwede po nang ganyan. Nga naman. Sorry kasi baker ako, tsaka cook. Hindi pa ako gardener. After this, gardener na ako. Ayan. Okay. Yan. Okay. There you go. Yan. Huwag masyadong sana tight one. Sana wala na. Dapat kailangan loose. Pinapako parang flour. Hindi. Oo. Dapat loose siya. Parang arena ang ginawa ko. Loose so, ating
tusukin para lumuwag. Lumuwag ng huwag konti. Huwag daw masyadong masikip ang kailangan, pagkakalagay. Kailangan may hangin. Oh, aerated. Air, oh, kaya nga ini-aerate yan eh. Kasi pagka masyadong impacted, hihirap din yung tanim na, siyempre ano yan eh, parang baby yan eh. Parang nag-uumpisa pa ng umusbong, hirap na. Diba? Hindi siya lalaki ng yan. Tsaka, tandaan ninyo ang pagtatanim. Lalo na ito. Ay, biro. Oo, ba? Okay. So, since apat sila, gawin natin kamatis lahat ito. Talong lahat ito. Siling na buhay, siling pang sinigang lahat ito. At okra lahat ito. So, ayan si kamatis. Ayan. Okay? So, bubutasan natin ng konti. Isang, ayan, ganyan. Parang tinusok lang. Gamitin ang hinliliit. Hinliliit. Ayan. Ayan. Tapos. You're so sexy right now. Wow. My. I've never seen you actually do this. Okay. Siguro, dahil mahal ang kamatis, nagdagang pa natin. Oo nga. Pero nyo, mga 10 pirasong ganito, depende sa size daw, 1 kilo, mahal-mahal, magkano? 220. Kung araw-araw natin kailangan ng, di ba? Hmm. Yan yung ating trinity sa gisa. Paborito pa sa sibuyas, kamatis, sa bawang. Sa dalawa, gawin na natin ito. Ay, you want to put? You want to try? You get it from me. Two? I'm it's hard sweetheart because yeah, my glove is... That's why I don't use gloves. So I will just yan. There. Yun. And then just cover like yeah, that. Yeah. Yung light touch lang, hindi yung ginagano natin para sumisip. Wag niyong sisiksikin dahil mahihirapan yung butong umusbong. Yan. And finally, siguro ano na lang tayo. What you gonna put? Okra? Okra. Ang okra ba? I forgot. Kailangan ba ng kakapitan? No. Okay. Oo. Minsan, pero not necessarily. Ako kailangan kita. Wow! A long and winding road. Bakit akong kumukorni ngayon? Osmosis ba yan? Mula nung naging asawa ko, ito parang ang corny ko na. Wow! Dati exciting ako eh. Naging a-corny ka na rin. A-corny pang gini. Ayan. Ito eh. Asan yung lagadera? Are you? Mga anak din namin yan, are you? May I have it? Thank you. This is the gardening. What do you call this? Pail? What do you call? I forgot. Okay. Lagadera. First time I heard that term. That okay. word, sorry. I don't know how much, so let's show them how much konti lang, you konti lang. Just enough. Pwede namang maliit na lagadera. Napakalaki nito. Hala, it's soaked. That's okay? Okay. Okay. So, ganyan na muna yan. Abangan natin. And then, ito yung tawag na seed sowing. So, by 1 week's time, uusbong na siya. But you keep it here for 1 month. And then, yung 1 month, ganito na. Ito ayan na yun. Yung talong. Talong. Ayan. And winding. So, ito na siya. Meron tayong talong. Meron tayong siling. Sinigang. Pang-sinigang. Meron tayong cherry tomato. That's na yung maliliit na pang-salad. Pwede na naman pang-gisa yan kung marami. At meron tayong okra. Ayan. Ang next, after 30 days sa nursery, oh, di ba? We will now transplant to the soil, garden soil. Garden soil. At pwedeng pasuna. Pwedeng diba? Pasuna. Since wala kaming paso dito, ito muna. Ito, urban gardening. At may butas-butas siya. Actually, ito. But for drainage. Para hindi na lulunod. Di ba? Para kahit paano, pag sumobra ang tubig, umulan, etc. Ay, meron siyang daluyan, di ba? Okay, so... Careful! Ayan. What is this? So, tapos na ta. This is bougainvillea. Bougainvillea, oh, or flower naman. Okay. Ayan, ganun na yung bougainvillea. Pretty, okay. So, ang susunod ay kanina seed sowing. Ang susunod,
transplanting. So, sandali. So ngayon, ang second part ng pagtatanim ng traditional na gulay tulad ng siling pangsinigang, ng talong, ng okra. Ito yung tinatawag na transplanting. Yan na. Yan na. Pag umusbong na doon sa maliliit. Yes, mula sa seed sowing kanina, oh, di ba? After 1 month. After one, ito pala, mamaya na lang. Meron pa kasing ano dito eh, tinanong mo kanina yung araw. Mm-mm. So 1 month kasi before ito magiging ganito, di ba? In the meantime dito, dapat shade siya, shaded area. Halos walang araw? May okay. Araw din, basta shaded. Indirect light. And then pagdating ng third week, di ba? Malapit ng graduation, lalabas mo siya 3 oras sa umaga, tapos 3 oras sa hapon. Parang baby, binibilad. Yes, para masanay, hindi magulat. Mm-hmm. Hindi magulat. And on the fourth week. Yan, ito na. Tan-tan-tan! Okay, ano ang ating mga kailangan? Yan, okay. Number one, yung mga rubber na container. Mas malaki kaysa sa dun sa maliliit, syempre. Kung wala sila sa bahay, pwede rin plastic. Pwede rin basta plastic. Basta bubutasan. Mas matibay lang yung yan. Rubber. Siguro doblehin, no? Oo. Oh, number two, garden soil. Yan yung garden soil. Ito garden soil. Okay. Na sa gardening stores. Number three, syempre. Palang maliit. Oo. Number four, nasaan yung vermi? Ito yung vermicast. Yan. Okay. Yung fertilizer. Pupi ng uod. Oo, uod. Okay. Pampataba yan. So, umpisaan natin dito sa talong. Are you ready or not? I'm ready or not. So, ilabas okay. Na natin. Okay, teka. Medyo ibaba muna natin okay. Ito. Okay. Yung ano na, bunga na. Para makita na nila. Ang daming langaw. Nag-enjoy sila. Mm-hmm. Ayan, no? So, huhukayin na natin ng konti, di ba? Para may butas. Ayan. Ay, may kahole in the center, yeah. Like a well. Mm-hmm. And then, parang kanina. Parang yung dito, pero mas yes. Malaki. So, parang ano lang, hukayin na maliit. Yeah. And then, kunin mo na yung tent, tsaka TLC. Tender, loving, kuha. Okay, so, tutulak from below, yes. Natutulak siya sa ilalim. Ayan, tataas siya. Ayan. Ang cute na roots na. Okay. Okay, ilalagay dito. Ayan, tapos ibababa na natin ito. Ayan. Pwedeng sa garden na diretso, yung kung meron plot, rin. No? Pwede rin. Yung hinangga na nila soil. Para wala nang paso. Okay. Ayan, andyan na siya. Pwedeng kahon, di ba? Pwede rin. Pwede. Pwedeng kahon na wood. Or kahoy na kahon. Mm-hmm. Ayan. That's the tapos, best. Lagyan na natin ng vermicast. Dalawang vermicast. Ang vermicast, oh, ang vermicast, mabibili rin ito sa agri supply store. Yeah. Alam niyo po, pag nag-abroad kami, kunya nag-Korea, napupunta talaga si Kiko sa mga, ayan, gardening stores, agri supply stores, naghahanap siya ng mga seeds, naghahanap ng kung ano-anong mga maliliit na equipment okay. Na pwede uwi. Pangalawa, ayan, yan ang pataba. Yan na! Yan ang pagkalat. Mm. Next! You want to do it? Sure. Okay, TLC. Push like this. Oo, TLC. Parang polburon. Ayan. Tapos, pasok. Ayan. Ayun. Tapos, ito, vermicast. Vermicast muna. Lagyan natin ang dalawa. Ayan, isa pa. This side. Ito sa kanila. Yeah! Okay! And where is the lagadera? Over here. May I? Yes. You tell me when? Yeah, sige. Sige pa. Okay! Ganun lang. Ganun lang muna, initial.
Kasi makikita mo naman doon sa lupa, yung lupa naman eh basa na. Hindi naman siya tuyo. So okay lang. Okay. So ayan na. Ready na. Papaarawan na. Yes. Okay, we're done with this. Alright. Okay. Tabi muna natin dito. Next. Ito na muna. Siling pang sinigang. Ano naman ang sinigang, ang walang siling pang sinigang? Masarap din yan. Gustong-gusto ko siya hinahalo sa patis. Tapos yes, talagang dinudurog. Dinudurog ko. Nako, yung ano, yung bangus na paksiw, di ba? May siling. Sarap. Or tapos dudurugin mo sa patis. Ako yun. Gusto ko anything na may gata. Masarap din nun pag may siling. Tsaka okay, siling pang sinigang. Here we go. TLC. Gentle. Ayan, no? Ang galing, may roots na. Okay. Ilalagay natin dito. Tapos vermicast ulit. Tapos vermicast ulit. Eh, nung shooting ng Family of Two, nag-gardening ako. Gusto ko mag-uwi ng garden soil, di ba? Tapos yung vermicast. Okay. One more. This side. This side? Yeah, there. Ayan! Kalat-kalat lang dyan. Siling pang sinigang! Huwag pack. Sinigang na lang ang kulang. Meron ng siling. Okay. Sinigang na siling pag walang, wala nang ano. Yes. Okay. Good. Ayan. Tapos ayan na, after how long will it take na pwede nang magbunga yung shoot? 90 to 120 days. Hindi naman sumayon. Tatlong buwan, meron na tayong ready. Tapos pag nag-harvest na, tuloy-tuloy lang siya. Tuloy-tuloy yan. Ah, okay. Oo nga naman. Mga ano yan? Ay, lagadera. Once or twice a week. Imagine? Oo. Eh, how often? You can harvest what? Once or twice really? A week. Really? Oh. Ang laking tanggal na sakit ng ulo. Sige, laking kinhawa. There you go. Diba? Parang pag meron ng ganyan, may uwi na. Oh. We're done. To 120 days. Ayan. Ganyan lang karami. Mm. Okay. Tapos, lagadera. Dito mo, sobra siyang buhag-hago. Very, very fine. Para madaling. Sige pa. Kasi malaki-laki yung gano. Okay. Wow. There you go. There. Ayun. Now, ito kasi. That ayun, is. Ayan, kamatis, cherry tomato. Ang problema natin, at yan ang problema ng farming. Pagka tinamaan ng ganitong masamang panahon, hindi mo talaga ma-predict. Dapat sana, di ba, ang plano natin kanina, meron din tayong pangkamatis seedling na ganitong gagawin natin. Eh, ang problema, tinamaan ng bagyo, sunod-sunod. Sa farm. At yun din ang dahilan, ba't mahal yung kamatis? Ilang kilo ang nawala ng bagyo? Ito sa farm ito, natin? Sa lettuce namin, ito lang, na-report lang sa akin kanina umaga, mga 300 kilo na ang tinamaan ng army worms. Yun yung... Na peste dahil walang araw. Tuloy-tuloy ang ulan, tuloy-tuloy ang walang araw, nag-iiba
Ang timpla ng lupa, ayun. Yung kamatis din, no? Yung kamatis din. Karang lahat ng plants. Tatamaan. Pagka ganyan, ano, walang araw, walang photosynthesis, hindi lalaki. Bansot. So, yun. So, may lessons na tayo na ko, ang aking YouTube family. I hope that you learned a few things dito po sa vlog natin. We really wanted to make this vlog para po sa ating lahat because actually, we don't understand kung ikwento mo, sweetheart, yung na-meet mong nanay sa palengke. Oh, hawak-hawak niya yung kanyang 100 piso. May 50 pesos, tapos may barya. Pinagkakasa niya para sa tanghalian at sa hapunan ang ginisang ampalaya sa itlog. Sabi ko, yun lang daw ang kaya nila. Hanggang hapunan. Hanggang hapunan, mag-asawa sila. So, ganun, hindi biro. Diba? Kaya, napakahalaga. Paano, gumawa tayo ng paraan para makatanim, para makabawas sa gastos. Kahit pa isa-isa muna, kunyari kamatis muna, or ampalaya muna, tapos pag medyo nakaipon tayo, paunti-unti, isang plant uli, di ba? Ganun lang naman yun. Konting, naku, ilang taon po ang serbisyo sa inyo ng ating sariling tanim para sa ating hapagkainan. Sayang naman po, di ba? And to all of you urban gardeners or wannabe urban gardeners like me, na hindi yung ibang gumawa, kundi ako mismo, it's fulfilling when you harvest your own blood, sweat, and tears, you know? So, magtanim po tayo sa bakura natin. It's simple to do. Matrabaho pero madali lang. Tapos isang araw lang po ng ating panahon ang kailangan at konting puhunan sa mga seeds, sa soil, sa vermicast, at sa, what's the other one? Soil? Medium. Medium. Tapos yung maliliit na lalagyan, pwede rin naman gamitan ng mga bote ng tubig. Para hindi rin tayo nagkakalat, di ba? We save the earth by doing, we recycle our containers. It's a very good idea to do this at home. Ang laking matitipid po natin at bibigyan po natin ng malusog na gulay ang ating mga mahal sa buhay. So thank you very much, Ritar. Thank you, husband. Thank you, Key of Kiwi. Thank you sa mga viewers. So pwede may forever sa tanim. Huwag natin kalilimutan. Salamat po sa inyong lahat and see you in our next vlog. Remember, try your best to leave the world a better place than when you first entered it. God bless you all. We love you and see you next time. Thank you. We love you. Thank you. Ay! I-share mo sa kanila yung salabuyo. Ang dami natulungan nun. They're tinier chilies. Yeah. And they're really, really hot. Spicy. Oh, very well hot when you... They're hot chilies. Yeah. These are we use for our sauces in the Philippines. Yung ginagamit natin sa patis, sa toyo, sa suka. Makes everything more lovely because you get that kick. Pero... I want Kiko to share with you because we've done it. My Miel does it, Kiko does it. Okay, the green sealing labuyo. Dapat green. Ang muna red. Ang red po. Red is already vitamins or and minerals. Pero yung vitamins green, and minerals. Yeah, yung green ang antioxidant. Okay, so may diferensya po ang nakuha nating benefits from the red sealing labuyo and the green sealing labuyo. Yes. Sabihin mo paano muna, baka akala nyo pangunguya namin. So, hindi po. Hindi. Ang ginagawa ni Kiko, parang capsule. Huwag nyo pong kakagatin, huwag nyo itater, huwag nyo pong bubutasan. Yung buong buo po siya, basta malinis syempre, inumin nyo parang tableta o capsule. Huwag nyo pong kakagatin. Parang ganyan lang, tapos tubig. How many should be? 2 or 3 pieces of green sili labuyo. That's the antioxidant. Oo. After every meal. After, so 3 times a day. 3 times a day. So anywhere between 6 to 9 sili labuyos a day. Yan po ay talagang iniinom ni Kiko at ni ng ibang anak ko, si Miel. And I think most Miel, someone, Miguel. At minsan ako. At si Frankie. Okay, what are the benefits of the green sili labuyo? Pag ininom nilang parang capsule. Anti-fat burner siya. Tapos, anti-inflammatory. Yung di namamagamaga. Oo, tapos anti yung constipation. At bloating. Yun. Yung pagmamanas. To address bloating. Tapos, very, ano siya, sabi ni Dr. Jaime Tan, former Secretary of Health, na ito eh one of the most powerful medicinal plants. Here is the sealing labuyo. So ito ang sealing labuyo. Yeah. Very tiny. Yeah. Very tiny but powerful. So ang nangyari rito, yung cholesterol levels ko masyadong mataas.
kinonsulta ko yung doktor na alternative baon medicine. Baon niya yan. Best friend niya po yan. Daagdala niya lagi. At sinabi ko, ayokong lipitor. Oo. Sabi ko. Maintenance. Maintenance na chemical. Sabi ko, farmer ako na organic, hindi ko nilalagyan ng chemical yung mga tanim ko, tapos yung katawan ko, lalagyan ko ng chemical. So, ayaw man mag-antibiotics mo. So, nag-research ako, and then I talked to, yun na nga, kinonta ko si former Secretary of Health, Jimmy Tan, and then he confirmed. Sabi niya, oh sige, you take it 2 or 3 times, like a pill. So, ayun, and meron tayo sa farm. So, inumpisahan ko. And then, dahil mataas yung cholesterol level ko, after 4 months, sabi ni Dr. Jimmy Tan, let's test you again, blood test. Totoo po ito. So from 671 yung aking cholesterol triglyceride, after 4 months of taking this, 185. Imagine? Yung aking... All natural, mura lang. Yung aking blood sugar na borderline na, mga 120. 110, biglang nag-90 blood sugar. So, ayun. Parang it's tas nawala yung tiyan ko. Totoo pumayat kasi. Pero all natural siya. Tapos napaka ano pala, powerful ng effects niya, no? Bilang yung siling labuyo, akala natin pang lasa lang, hindi pala. Pero again, always consult your doctor. Yes. Pero what about the red siling labuyo? Yun pang palakas na vitamins. Vitamins na yun, no? Siguro anti... ito pa pala, antiviral at antibacterial. Ano ba ang virus? Yung pandemya, yung coronavirus, di ba? So, ibang virus pa. Tapos anti-inflammatory. Lahat ng, sabi nila, maraming sakit galing sa inflammation. Yung lagnat, yung sipon, yung ubo, lahat yan inflammation. So kung anti-inflammatory ito, ibig sabihin pampalakas ng sistema at iwas ubo, iwas sipon, iwas gastos. Iwas gastos ng gamot. So ang aming YouTube family, remember now, we're sharing with you what we actually do at home. My husband really takes his labuyo every day. Galing na po ito sa dating Secretary of Health natin dito sa Pilipinas na it's really effective and I can attest to that. Mm-hmm. You know, it's helped all of us, pero mas masipag kasi sila eh. So, okay, it has to be green siling labuyo pag lahat ng minensyon ni Kiko. And always consult your doctor.